Nagliyab ang isang kalsada sa Malabon nang magkagulo at magbatuhan ng Molotov ang grupo ng mga kabataan. Ang ugat ng gulo, hamunan umano sa isang group chat. Tunghayan po sa pagtutok ni Jonathan Andal. Mistulang nagfa-fire dance ang binatilyong ito sa gitna ng kalsada sa Barangay Longos, Malabon, mag-alas 4 ng madaling araw kahapon. Pagkabato niya ng Molotov sa kalsada, sumugod na ang kabilang pangkat. Naglipara ng mga Molotov sa ere, malapit sa mga kable ng kuryente. Ang isang binatilyo, tila may dala pang kutsilyo. Nagliliyab na ang kalsada nang biglang may dumaang mga barangay tanod na muntik pang mahagip ng Molotov. Dito na nagpulasan ang mga kabataan. Sinabi ko nga isa, nabuta ko, may dala pa eh. Kukunin ko asana, kaso nakatakbo eh. Sabi ko, sige, umuwi na lang kayo. Ang ating kapulisan is continuously nagpa-patrol. At tinatiming nila na wala na yung patrol at saka sila mag-create ng kanilang riot. Sabi ng mga otoridad, mga taga Malabon at taga Caloocan ang nagbatuhan ng Molotov na posibleng nagsimula raw sa hamunan sa group chat. Kanina, dalawang kabataan ang inimbitahan sa Barangay Hall ng Longos sa Malabon kaugnay rito. Pero giit nila, hindi sila kasama sa riot. Sa katabi namang Barangay 12 sa Caloocan, kinumpirma nilang residente nga nila ang ilan sa nagbatuhan ng Molotov. Ilan sa kanila na na-identify namin sa riot ay mayroong record ng pagnanakaw. Siguro ang intention lang hindi naman talaga magkasakitan, kundi mag-agaw pansin sa mga tao. Kasi minsan ginagawa nila yun, hapon, tanghali. Ang susunod na hakbang namin, coordinate kami city to city, DSWD to DSWD. Papupuntahan daw ng barangay sa mga pulis ang bahay ng mga natukoy na minor de edad para kausapin ang mga ito at kanilang mga magulang. Ipapatawag din daw sila para sa counseling ng mga taga DSWD. Sabi ng pulisya, popostehan na nila ang kahabaan ng kalsadang pinangyarihan ng riot. Babala ng pulisya sa ganitong klaseng gulo ng mga minor de edad, magulang ang posibleng makasuhan. May obligation po sila under the Republic Act 7610. Neglect po ng children is a violation ng isa crime para sa mga parents kasi hindi po dapat nasa kalsada ang mga bata lalo na ganyang oras. Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede niyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.